Ganun eh. Alam mo, ganun, alam mo yung failure, bro. Failure is also a success if you ay, naintindihan namin na tulad ng karamihan, mayroon talaga darating tayo sa point na magkakamali tayo pagdating sa business. Ayan. Yeah. So ito yung next question natin. When you experience that o yung mga past mong experiences sa failure, lalo na sa business, how do you see it? Like sa iyong paningin o sa iyong perspective, paano mo siya tinitingnan? Yung mga past failures namin? Yes. Yung past failures namin. In a way, bro, doon ka tumatag eh. Sa failure, mas tumatag ka doon. Kanina, tama yung sinabi mo, bro eh. Magandang pag-usapan yung success. Especially kapag nakakita ka ng mga successful people, wala kang gagawin kundi pumalakpak, umilib sa kanila, humanga sa kanila. Yes. But that's more on giving, no? Parang papalakpakan mo sila, hahangaan mo sila. Pero alam mo sa failure, kapag ang pinag-uusapan yung failure, madami kang take it. Madami kang take home pag failure ng isang tao ang pinag-uusapan mo. Pero failure na naging successful, ha? Kasi yun ang kasi ang makikita mo naman, bro, ngayon sa mga successful people kung sino na sila ngayon eh. Halimbawa, pag nakita mo nakita mo yung mga successful people ngayon, nakita mo sila, maganda na yung buhay, maganda na yung business, nasa sila. Yes. Mm-hmm. Pero hindi mo alam yung pinagdaan niyan from 1 to 9. Kasi nakita mo na sa ngayon sa kanila yung 10 eh. Di ba? Yung 10. Yung maganda na yung bihis nila, maganda na lahat sa kanila. Pero hindi mo nakita yung 1 to 9. And then for sure, yung 1 to 9 na yon, ang daming failure bago sila nakarating sa 10. Kaya yun ang yun ang magandang pag-usapan eh. Yung pinanggalingan nila, no? Bago sila nakarating sa 10. Kaya sabi nga, bro, may sinasabi nga dito eh. Ano yung common denominator ng mga successful people? Ano yung common denominator? Sabi ng iba, baka daw sa educational attainment. Hindi. Sabi nila sa gender, hindi rin. Sabi nila sa age, hindi rin. Sabi nila sa religion, hindi rin. Kasi merong mga successful na people na lalaki, na babae, merong matanda, may bata, merong graduate, merong hindi. Pero ang common denominator, bro, ng mga successful na tao, galing lahat sila sa failure. Lahat sila naka-experience ng failure. And that's absolutely right. Yes. No? Lahat sila. No? Kasi hindi ka naman tatatag, bro, eh. Kung hindi ka nang galing sa failure, hindi ka tatatag. Karamihan talaga, bro, eh. No? I mean, walang exemption, eh. Lahat ng mga successful na tao ngayon, yun nga, sabi mo nga, meron silang 1 to 9. Pero yung nakikita lang ng karamihan is yung 10. And most of the people, ito, bro, what I've discovered with my past na mga clients at saka yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, na laging kahit sinasabi nila, okay, maganda ang failure, gusto ko mag-fail, gagawin ko yan. Pero yung sistema nila, yung utak nila, o yung kanilang paniniwala, o yung kanilang mga response, pagdating na, pag nandyan na yung failure, pag palapit na, ay umiiwas na sila. Alam mo yun? Ganun eh. Alam mo yung failure, bro, failure is also a success if you learn from it. Wow. Tira mo ha. Kasi yung failure, bro, hindi siya talaga fail eh. Kung may natutunan ka. Kasi yun ang pinakapanalo mo ron eh, kung may natutunan ka. Pero kung wala kang natutunan, that's another failure. Diba? Yes, exactly, yes. There's no such thing as failure. So tama yung sinabi natin kanina. Eh, gano'ng program mo, bro? Maganda yan. Maganda yung ginagawa mo. Kasi we are so transparent to the people. Yes. Sa puro magaganda lang. So, maganda, pag-usapan din natin yung, teka muna, ano ba yung mga bagay na pangit na pwede ka namang matuto doon sa mga pangit na nangyari. Exactly. Diba? Yes. At sabi nga nila, bro, di ba, ang learnings wala sa success. Kung baga wala doon sa taas, ang learning yung papunta, yung 1 to 9, doon mo siya makukuha. Kaya exactly, tama yung sinabi mo kanina, bro. Sa NLP kasi o sa coaching, meron tinatawag na feedback. Ayan. Pag sinabi failure, walang salitang failure. Meron lang feedback.
It's also a result. Yun nga lang, hindi siya yung inaasahan mong result o yung ginusto mong result. Ayan. Mm. So, tama yung sinabi mo, it only proves na karamihan ng mga successful na tao tulad mo, ayan, nakikita yung failure as a tool, hindi siya as something na nakakahinder doon sa tao. Ang realidad dyan, bro, tama ka eh. Kapag malapit na sa failure, kadamihan ng tao dyan, ano na eh, bumibigay na agad. Yes, no? Hindi na nila natatapos, umiiwas na. Pero sayang naman yung opportunity na wala kang matutunan doon. So yun lang naman yun. Dapat may matutunan tayo doon sa failures na yan eh. Yes. Mm-hmm.